So, dito po, i-discuss ko naman sa inyo kung paano yung negosyo ng First Vita Plus. So, ito po yung business marketing plan. So, dito ko i-discuss kung paano natin pagtulong-tulungan yung negosyo. So, para makasama ka sa sistema ng First Vita Plus, ang kailangan mo lang gawin, maging dealer sa First Vita Plus. Pero tanong, paano maging dealer sa First Vita Plus? Anong gagawin? Okay po? So, para maging dealer ka sa First Vita Plus, dito po, walang membership fee, walang registration fee. Ang kailangan mo lang, bumili ng produkto para maging dealer. Ano yung bibilihin mong produkto? Yan po yung tinatawag namin na First Vita Plus Power Pack. Okay po? So, yan po yung bibilihin mo para ma-register yung pangalan mo as a dealer of First Vita Plus. Ano ba yung First Vita Plus Power Pack? Ang laman po niyan ay 10 boxes na Vita Plus. So, isang box po, may naglalaman na 20 sachet o 20 piraso ng First Vita Plus. Ang maganda po dito, bibigyan tayo ng company ng 2 boxes na libre. Okay? So, ibig sabihin po pala, 12 boxes ang laman ng First Vita Plus Power Pack. Okay, tanong, magkano isang box? Magkano ang halaga niyan? Ang isang box po ay nagkakahalaga ng 770 pesos isang box. Ibig sabihin, dahil 10 boxes ang binayaran mo times 770, ang halaga ng First Vita Plus Power Pack ay 7,700. Okay? So, ibig sabihin po, 7,700 ang halaga ng First Vita Plus Power Pack. Pero itong maganda, bibigyan tayo ng company ng discount. Hindi mo na siya babayaran ng 7,700. Babayaran mo na lang siya ng 7,699. Okay? So, maganda po dito, binigyan ka na ng company ng 2 boxes na libre, 7,699 lang ang babayaran mo. Pero actually, hindi lang piso ang natipid mo. Kasi po bakit? Dahil 12 boxes times 770, ang halaga talaga ng power pack na yon ay 9,240. Pero dahil binayaran mo lang ng 7,699, ibig sabihin, nakatipid ka ng, magkano po? 1,541. Yan na po yung ROI mo. So, yan na yung return of investment. No? Hindi mo pa ginagawa ang negosyo, kumita na yung pera mo ng 1,541. Okay, paano po gagawin yung negosyo? So, halimbawa po, dealer na kayo. Pagkabili mo ng First Vita Plus Power Pack, 7,699, dealer ka na agad. Okay? So, magkano naman yung pwedeng kitain? Dito po, pwede kang kumita potential income, magkano? 15,000 per day, 75,000 per week, at 300,000 per month. Nung nakita ko po, 300,000 per month, hindi agad ako naniwala. Kasi po bakit? Hindi naman normal na kitaan yan sa Pilipinas. No? Pero sabi ko, no, ipakita kaya yan sa Henry, kay Henry C, may-ari ng SM. Sa tingin nyo, malaki o barya? Di ba barya, ibig sabihin pala, depende lang sa tumitingin. Kasi po bakit nasanay tayo sa kitaan na 15,000, 20,000, 30,000 isang buwan? Pero sabi ko nang una, wag na munang 300,000. Kahit madagdagan ang income natin, 30,000 isang buwan, malaking tulong, tama po. Huwag na munang 75,000, kahit 75 na lang o 5,000 linggo-linggo o kaya 500 per day. Malaking tulong na po yan, okay? So, ibig sabihin po, yan po yung mga potential na income. Ang maganda, sa halagang 7,699 lang, binalik pa yung buong-buong produkto mo, meron ka pang negosyo. So, paano yung negosyo? Dito po, meron tayong tinatawag na business plan. Meron tayong 5 paraan para kumita. Unang paraan, direct selling. Direct selling o yung benta-benta, kagaya ng Avon, Natasha, Boardwalk. Kasi bakit po, pwede ka mag-direct selling. Once na dealer ka na, entitled ka ng 25% lifetime discount. Okay? Kung dati, nagkakahalaga ang isang box natin, 770 pesos. Dahil dealer ka na, less 25%, babayaran mo na lang yan ng 577.50. Ibig sabihin, makakatipid ka ngayon na magkano po? 192.50 pesos isang box. Okay? So, maganda dito, marami pa tayong ibang products. Meron tayong mga chicken sopas, arroz caldo vita, champurado vita, chocolate, red tea, coffee. Yung 5 gulay po na diniscuss kanina, meron po sa mga product na yan. Ibig sabihin, healthy product pa rin. Okay? Marami tayong mga products. Meron tayong mga brown rice. Meron din tayong mga skincare collection. Ang maganda po dito, lahat ng products natin, 25% discount lifetime. Okay, tanong naman kasi ng iba, paano pag hindi ako magaling magbenta, hindi mahilig, hindi marunong? Ang maganda po dito, ang nagustuhan namin sa First Vita Plus, pagdating sa direct selling, wala po tayong quota. Ibig sabihin, walang maintenance. Wala kang minimit na points every month, walang maintaining points. Ibig sabihin, ang direct selling, optional yan kung gusto mong gawin.
Halimbawa, 1 year ka na, 2 years ka na, ni isang sachet, wala ka pang nabebenta, okay lang yun. Kasi bakit po? Wala namang kota, hindi ka pipilitin ng kumpanya na gawin yung direct selling. Okay? So, pangalawa po, sales commission. Sabi ng company, babayaran kita ng 500 pesos for every power pack na mabebenta mo. Ibig sabihin, kapag nakabenta ka ng power pack 7699, meron kang sales commission na 500 pesos. Okay, tanong, akala ko ba hindi magbebenta? Maglalakad ba ako? Magbibit-bit ng power pack? Magsigaw-sigaw ng Vita Plus? Hindi. Meron tayong gagawing sistema. Yan yung tinatawag namin na multi-level marketing or MLM. Ang katumbas niyan ay ads or advertisement. Okay, di ba po sa advertisement? Ang isang produkto, nakikilala sa mga patalastas. Pinapalabas yan sa TV, sa radyo, sa mga dyaryo. Okay, ina-advertise ng mga iba't ibang artista. Okay po? So, ibig sabihin, halimbawa, Relief. Okay, isang produkto, ang nag-advertise niyan, sino? Si Piolo Pascual. Pero si Piolo Pascual, binabayaran niyan ng 2 million, 1-year contract. Iinom lang siya ng Relief. Okay? Million ulit ang babayad ng Relief sa ABS-CBN, sa GMA, sa TV5 kasi ipapalabas yung produkto. Million ulit sa advertising company. Ibig sabihin, ang Relief, nagbabayad yan ng million sa iilang tao lang. Okay? Pero tanong, ang First Vita Plus, nakikita ba sa TV? Di ba hindi? Wala sa radyo, wala sa mga dyaryo. Pero tanong, kapag nilagay ito sa TV, ipalabas ni Chris Aquino, ipatalastas niya. Sabihin ni Chris Aquino, ito yung dahilan bakit maganda ang kutis ko. Tanong, makikilala ba ang Vita Plus? Yes, makikilala. Tama? Iinumin to ni Pacquiao, ni Agamulak, ni John Lloyd. Tanong, makikilala ba ang Vita Plus? Yes, makikilala. Pero tanong, sino ulit ang yayaman? Si Pacquiao ulit, si Chris ulit, si Agamulak ulit, si John Lloyd ulit. Ito ang maganda. Pagdating sa multi-level marketing, sa First Vita Plus, ikaw na dealer na ang mag-a-advertise ng produkto mo, ikaw na dealer ang mag-e-endorso, ikaw na ngayon ang artista ng First Vita Plus. Ibig sabihin, ang multi-level marketing, nakikilala ang produkto mo sa kwento-kwento na lang. Okay? Anong patunay sa araw-araw natin na buhay sa multi-level marketing? Halimbawa, may nakainan kang restaurant, kinuwento mo sa kaibigan mo. Dahil nasarapan ka sa pagkain na yon, kinuwento mo sa kaibigan mo, yung kaibigan mo kumain sa restaurant. Tanong, nung kumain yung kaibigan mo sa restaurant na yon, binayaran ka ba ng restaurant? Di ba hindi? Pero that's multi-level marketing. Nag-refer ka, nagkwento ka, nag-advertise ka. Tama po? May naka-nood kang movie, nagandahan ka sa movie na yon, kinuwento mo sa kaibigan mo, nanood siya ng movie, tanong nung nanood siya, binayaran ka ba ng producer? Di ba hindi? Pero that's multi-level marketing, nagkwento ka. Pero tanong, sa First Vita Plus, magkukwento ka ngayon, mag-advertise ka, tanong, meron ka na bang kita? Yes, kasi bakit? Meron ng sistema. Okay? Ang maganda dito, ang multi-level marketing, tinuturo na ito po yan sa De La Salle University. Isa ng course, pati sa UP, even abroad, College of Business sa Illinois, Chicago, USA, tinuturo ang multi-level marketing. Ang maganda po dito, no, na-feature yung company natin sa librong Go Negosyo. Dito nakalista yung top 50 na negosyante na pinakamagagaling, pinakasuccessful at pinakamayaman pagdating sa negosyo. Sino yung mga nandito? Si Henry C, may-ari ng SM, no, may-ari ng BDO, nandito rin may-ari ng PLDT. Si Manny Pangilinan. Okay, TV5 Smart. Nandito rin ang may-ari ng Jollibee, si Tony Tan Kakchong. Ang galing ni Tony Tan Kakchong kasi bakit? Lahat ng kakompetensya niya, binibili niya. Siya na ang may-ari ng Greenwich, Mang Inasal, Chowking, Deli France, Red Ribbon, and even Burger King. Okay? So, sino pa yung nandito? Lopez Family, may-ari ng ABS-CBN. GMA, Felipe Gozon. Nandito rin ang may-ari ng Camellia Homes, si Manny Villar. Yumaman yan sa real estate at sa mga subdivision. Ito po ang maganda, proud na proud kami. Ang may-ari ng company ng First Vita Plus, si Ma'am Doyi Taktakan Tumpalan, isa rin sa na-feature sa librong Go Negosyo. Okay, ibig sabihin pala kapag ma-feature ka sa ganyang klase ng libro, kasama mo sila Lucio Tan, Gokong Wei, Henry C., okay, Ayala, Lopez, Villar, ibig sabihin isa kang big time na businessman o isa kang big time na negosyo, isa kang big time na company. Ibig sabihin pala, credibility tsaka integrity ng kumpanya, okay ka na. Ito pong maganda. Awarded siya as one of the Philippines CEO Excel Award year 2010. Sino ang mga kasama ni Ma'am Doyi? Kasama niya si Mel Chanco, no? Siya ang CEO ng Kapuso Foundation. Nandiyan din si Lopez, nandiyan din si Charo Santos, may-ari ng ABS-CBN, no? Paano yung sales commission na 500 pesos for every power pack?
papasok na tayo sa sistema ng multi-level marketing. Okay? So, halimbawa, ikaw na yan. Dealer ka na. Pagkabili mo ng Power Pack 7699, dealer ka na agad. Tanong, paano mo gagawin yung negosyo? Dito na tayo sa MLM. Sabi ng company, mag-create ka lang daw ng dalawang grupo mo. Tatawagin natin yung Group Sales Volume A at Group Sales Volume B. Group A mo sa kaliwa at Group B mo naman sa kanan. Okay? Anong gagawin mo sa dalawang grupo? Maghanap ka lang ng dalawang kakilala. Di ba po, marami tayong kakilala, pero at least sabi ng company, dalawa lang. Isang kakilala sa A, isang kakilala sa B. Okay, halimbawa may kakilala ka si Ana, kaibigan mo, kaklase mo ng high school, pinsan mo, kamag-anak mo. Ang maganda po dito, inimbita mo, pinanood mo sa kanya yung video na to, nagustuhan niya, na-interest siya. Sabi niya, kaibigan, maganda yung negosyo mo, wala akong 7699 pero kaya kong gawan ng paraan. Si Ana nagustuhan niya, nag-dealer din. Bumili ng Power Pack 7699 dahil ikaw ang nakapag-imbita kay Ana, ikaw ang nakapag-introduce ng Vita Plus. Babayaran ka ng company ng 500 pesos na commission. Okay? Halimbawa, sumunod na linggo, may kaibigan kasi Bong, inimbita mo ulit, o kaya pinanood mo tong video na to, nagustuhan niya, bumili ng Power Pack 7699 dahil ikaw ang nakapag-introduce, ikaw ang nakapagkwento kay Bong, bumili siya ng Power Pack 7699, babayaran ko ulit ng company ng 500 pesos na commission. Okay? So, ibig sabihin, meron ka ng dalawang kakilala. Isang kakilala sa A, isang kakilala sa B. Diba, marami tayong kakilala? Pwede pa ba ang pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim? Pwede pa. Pero hindi mo na pwedeng idugtong sa itaas mo. Idudugtong mo na yan sa ilalim ni Ana, sa ilalim ni Bong. Kasi sabi ng kumpanya, lahat ng sobra mo sa dalawa, idudugtong mo na yan sa mga dealer na nasa ilalim mo. Halimbawa, si Chris, di ba? Si Ana, may A tsaka may B, si Chris inimbita mo. Pinanood mo yung video na to, nagustuhan niya, bumili ng Power Pack 7699. Nag-dealer si Chris, ikaw ang nag-imbita, yung 500 pesos na komisyon mapupunta ulit sa'yo. Tanong, bakit hindi napunta kay Ana yung 500? Dahil ikaw naman ang nakapag-imbita kay Chris, yung 500 na commission mapupunta ulit sa'yo. Pero in this case, natulungan mo si Ana. Paano mo siya natulungan? Dapat dalawa ang hahanapin ni Ana. Maliwanag? Dapat isa sa group A niya, isa sa group B. Pero dahil si Chris nilagay mo sa group A niya, ilan na lang hanapin niya? Di ba isa na lang? Mamaya makikita mo yung benepisyo ni Ana na tinulong mo si Chris sa group A niya. Okay? So, pangatlo, sales override commission. Sabi ng company, babayaran kita dito ng additional na 385 pesos product voucher. Paano yun? Halimbawa, ikaw, busy ka, pero tanong, si Ana, si Bong, si Chris, mag-iimbita ba sila? Gusto ba nilang tumulong sa iba? Gusto rin nilang kumita. Anong gagawin nila? Mag-iimbita rin. Si Chris, may naimbita. Kaibigan niya, si A, taga Apari, si B, taga Baguio. Okay, meron po tayong mga product center sa mga lugar na yan. Major city sa buong Pilipinas, meron na tayong center ng First Vita Plus, even abroad, meron na rin po tayo. Si Ana, may naimbita, kaibigan niya, si C, taga Cebu. Si Bong, kaklase niya ng high school, si D, taga Davao, si E, taga Europe. Si A, B, C, D, E, bumili rin ng Power Pack, nag-dealer din. Okay, si Chris, naimbitahan niya si A, 500, mapupunta kay Chris. Sila naman ang may sales commission. Si Ana, naimbitahan niya si C, 500, mapupunta kay Ana. Ganon din kay Bong, 500, mapupunta kay Bong. Okay? Tanong, si A, B, C, D, E, posible ba hindi mo nakakilala? Di ba posible? Kasi bakit taga-Apari, taga-Baguio, taga-Cebu? Tanong, ikaw pa ba ang nag-imbita? Di ba hindi na? Kasi bakit po si Ana, si Bong, si Chris ang nag-imbita? Ibig sabihin, hindi mo kakilala, hindi na ikaw ang nag-imbita. Ibig sabihin, wala ka nang ginawa dyan. Tama? Pero itong maganda, sa sales override commission, babayaran ka ng company ng 385 additional. Paano? 385 ka kay A, 385 ka kay B, 35, 5, 35, pasok sa'yo. That's multi-level marketing. Ibig sabihin, lahat ng production mo sa group A, lahat ng production mo sa group B, kakilala mo man o hindi, may ginawa ka man o hindi, pasok pa rin sa'yo at makikinabang ka pa rin. Okay? So, pang-apat, rebates. Meron tayong total of 6% na rebates. Paano yon? Halimbawa, si A, B, C, D, E, sila naman ang mag-iimbita ngayon. Gusto rin nilang tumulong, gusto rin nilang kumita, mag-iimbita sila. Si A may naimbita, si 1 tsaka si 2.
Si B may naimbita, si 3 tsaka si 4. Si C naimbita niya, si 5 tsaka si 6. Ito naman, si 7. Ito naman, si 8 tsaka si 9. Paano yung rebate? Salimbawa, si Ana, pababa. Diba lahat ng grupo mo, mula kay Ana, pababa, nasa group A mo? Okay, halimbawa, si Ana, si Chris, si ABC, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, nasa group A mo sila, bumili ng produkto. Pero lilinawin ko, hindi yan pupunta sa bahay mo para bumili ng produkto. Pupunta yan sa mga product center. Pwedeng sa Paris, sa Baguio, sa Tarlac, sa Bulacan, sa Manila, sa Bukidnon, sa Cagayan de Oro, sa Davao, kahit saan, basta merong product center ng First Vita Plus, pwede silang bumili. Okay, si Ana, pababa, bumili yan ng produkto. Sabihin natin, sa loob ng isang buwan, nakapamilya ng 100,000 pesos worth of products in one month. Pwedeng pang direct selling, pang benta, o pang gamit lang ng pamilya. Halimbawa, si Bong, pababa, lahat ng grupo ni Bong, pababa, nasa group B mo. Bumili rin ng produkto sa mga product center natin, panggamit ng pamilya, nakaabot sila 100,000 worth of products in one month. Ibig sabihin, ang group A at group B mo, pag tinotal mo yan, nakabili ng magkano? 200,000 worth of products. Yung 6% ng 200,000 o halagang 12,000 pesos, mapupunta sa'yo as rebates. Tanong, may ginawa pa ba? Di ba posible hindi na? Wala ka nang ginawa kasi po bakit? Sila, mga dealer na yan, bumibili yan sa mga product center. Ang ibig sabihin pala sa rebates, isa yung residual income. Basta may bumibili sa group A mo, may bumibili sa group B mo, hindi yan titigil, hindi rin titigil ang cheque mo. Okay? So, panglima, group sales override commission. Kapatid, dito ko mag-focus sa panglima. Nung nakita ko to, sabi ko pwedeng mabago ang takbo ng buhay ko. Yung tatrabawin mo sa labas ng 20 years, 30 years, pwede mong kunin dito, dalawa, tatlong taon lang pagtulungan natin. Paano yung panglima? Group Sales Override Commission. Ibig sabihin, grupo na. Hindi mo na individual effort. Trabaho na yan ng grupo mo. Tanong, ilan ba ang grupo mo? Diba, dalawa? Group A tsaka Group B. Paano yung Group Sales Override Commission? Sabi ng company, babayaran kita ng additional or bonus. Magkano? 1,500 for every pair. 1,500 kada pares. Paano? Di ba yan yung grupo mo? 1,500 kada pares. Ano ba yung pares? Halimbawa, sa isang chinelas, sa isang sapatos. Kanan na chinelas, kaliwang chinelas. Pag pinagsama mo, ilang pares yun? Di ba isang pares? Paano sa sistema natin? Ganito lang kasimple. Isang dealer sa A, isang dealer sa B. Isa sa A, isa sa B. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Halimbawa, si Ana nasa group A mo. Si Bong nasa group B. Dahil si Ana nasa kaliwa, si Bong nasa group B. Nasa kanan, pares yan. 1,500 ka additional. May 500 ka pa kanina, may 500 ka pa. Ibig sabihin, meron kang total of 2,500. Okay? Ang maganda po dito, natulungan mo si Ana. Natulungan mo si Bong, ipinakita mo yung magandang produkto, ipinakita mo yung magandang sistema ng negosyo, kumita ka pa. Okay, para mas maliwanag. Si Ana, nasa group A, si Bong nasa group B, pares, 1,500 ka. Si C, taga Cebu, si D, taga Davao. Tanong, si C tsaka si D, kakilala pa ba? Di ba posible hindi na? Ikaw pa bang nag-imbita? Hindi na rin. Pero dahil si C nasa group A mo, si D nasa group B mo, kaliwa, kanan, pares, 1,500 ka. Ibig sabihin, kakilala mo man o hindi. Ikaw man ang nag-imbita o hindi, wala ka mang ginawa o hindi, okay lang. Basta isa sa A, isa sa B, pag nagpares, 1,500 ka. Okay? Si Chris, nasa group A mo. Si E, nasa group B. Si Chris sumali nung April. Si E sumali nung August. Hindi sabay sumali. Pero dahil si Chris nasa group A, si E nasa group B, pares yan, 1,500 ka ulit. Si 6 nasa group A, si 7 nasa group B, pares yan, 1,500, 1,500, 1,500, 1,500, lahat ng yan, pasok sa'yo. Tanong, paano naman to? Si 1, 2, 3, 4. Ang tawag sa kanila ay waiting. Ibig sabihin, naghihintay lang yan ng kapares. Isang buwan, dalawang buwan, apat na buwan, isang taon, hindi yan mawawala. Maghihintay lang ng kapares. Halimbawa, si John, may naimbita. Si M, tsaka si N. Si 9, may naimbita. Si P, eto naman, si O. Si M, N, O, P, posible ba? Hindi mo nakakilala? Posible, hindi na. Ganon din si 1, 2, 3, 4. Pero dahil si 4, nasa group A mo, si M, nasa group B mo, pares ulit yan, 1,500 ka ulit. Si 3, nasa group A, si P, nasa group B, pares, 1,500, 1,500, 1,500,
lahat ng yan pasok sa'yo. Okay, paano nalalaman yan? Na may mga pumapasok sa A, may mga pumapasok sa B. Kasi dito, once na naging dealer ka, mag-fill up ka ng application form. Ito yung sample ng application form natin. Sa dealer's information, sa bandang taas, dyan ilalagay ang information mo. Pangalan mo, address mo, birthday mo, cellphone number, dyan ilalagay. Okay? Sa seller's information, sino ang nakapag-imbita sa'yo? Sino ang nakapag-introduce ng First Vita Plus? Sa group leader information, kanino ka naman idudugtong? I-check dyan kung group A o kaya group B. Kaya nalalaman kung group A o group B pumapasok yung grupo mo. Para mas maliwanag, yung panglimang kitaan. Okay? Sabihin natin, si 3, may pangarap siya. May group A, may group B din siya. Sabihin natin, pangarap niya, house and lot para sa pamilya niya. Si 3, nasa anong grupo mo? Group A. Okay? Nagpadami siya ng grupo sa A, nagpadami ng grupo sa B, dumami ang A niya, dumami ang B niya. Kung magkakaroon ng pares yan, magkano isang pares? 1-5 kada pares. Dahil dumami ang A, dumami ang B, 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5. Papasok kay 3, mga kaipon, posibre, kuha niya house and lot niya. Si 3, nasa anong grupo mo? Group A. Sa halimbawa, si N, nasa group B mo. May group A siya, may group B. Pangarap niya makabili ng mga properties, mga lupa. Dumami yung A niya, dumami yung B niya. Dumami ang A, dumami ang B. Magkakaroon ng pares, magkano isang pares? 1-5 ulit. 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5. Checheke si N, posible makakabili ng mga properties na gusto niya. Anong punto dito? Ibig sabihin, lahat ng production ng grupo ni 3, pababa, pasok sa group A mo. Lahat ng production ng grupo ni N, pababa, pasok sa group B mo. Tanong, grupo ni 3, pababa, itong mga tao na yan, kakilala mo pa ba? Di ba, posible hindi na? Kay group N, pababa, yung mga tao na yan, ikaw pa bang nag-imbita? Di ba, posible hindi na rin? Pero dahil lahat ng tao ni 3 nasa group A mo, lahat ng tao ni N, pababa, nasa group B mo, anong sabi ng company sa panglima? Isang dealer sa A, isang dealer sa B, pag nagpares, 1-5, kakilala mo man o hindi, ikaw man ang nag-imbita o hindi, hindi man sabay na sumali o hindi, wala ka man ginawa, okay lang, basta isa sa A, isa sa B, pag nagpares, 1-5 ka. Dahil lahat ng tao ni 3 nasa group A mo, lahat ng tao ni N nasa group B mo, magkakaroon ka ng pares, 1-5-1-5-1-5-1-5-1-5-1-5, pasok din sa'yo, kuha mo rin pangarap mo. Okay? So, nalalaman yan.